Welcome back mga kalinyak, Chris Amphir po para po sa ating panibagong electrical tutorial video. So this time po, pag-aaralan naman natin kung paano natin ma-activate ang ating motor number 2 in case na mag-trip ang ating motor number 1 or vice versa kung paano natin mapapa-activate ang ating motor number 1 in case na mag-trip ang ating motor number 2. So kung bago ko po sa channel nito, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. So sisikapin po ng inyong lingkod na palagi po makapag-upload para tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. Guys, gumagawa po tayo ng mga video about house wiring, motor control wiring tutorial, troubleshooting and maintenance tutorial, familiarization of induction motors winding and configuration, basic electrical computation, electrical testing instrument tutorial, basic air conditioning troubleshooting and maintenance, and many more tutorial regarding our profession. Bago po tayo tumuloy sa ating wiring tutorial, pag-aralan po muna natin ang ating mga gagamitin na mga motor control components. So gagamit po tayo ng dalawang thermomagnetic circuit breaker. So bakit yan po ang aking ginamit instead of our overload relay? Kasi po dito po, for our tutorial, kailangan pa natin siyang sungkitin para mailagay in trip position. So dito po, ipapress lang natin ang red for trip position para makita natin ang pag-change over ng dalawa in case na mag-trip ang anuman sa dalawang motor na ating load. So mga ngailangan din tayo ng single phase circuit breaker for our supplying our entire control circuit. Mga ngailangan tayo ng dalawang contactor. So ito po ang ating K1 at ito po ang ating K2 according po sa ating drawing. Mga ngailangan din tayo ng dalawang relays. So ito po ang ating R1 at ito po ang ating R2. So ito po siya sa ating control circuit. So mga ngailangan din tayo ng isang 24 hours timer. So any auto mode selection na pwede natin gamitin sa ating control circuit, pwede po ito. So ito po ang pinakamabilis na naisip kong paraan para magkaroon lang tayo ng automatic or auto mode sa ating control circuit. So timer ang gagamitin natin. So depende po kung ano pong design ng control circuit ang ating gagawin. So para po sa mas mabilis na auto selection, so naisip ko pong gamitin ay timer lang po muna. Mga ngailangan din tayo ng ating dalawang selector switch with two normally open contact, and then ang ating mga push button for stop. Ito po ang for run and trip number 1, run number 2 and trip number 2. At ang ating mga terminal block. So dito po natin i-connect ang ating mga line at neutral terminals na nakakailanganin natin sa ating pag-wiring. Sa tingin ko po kasi marami po tayong kailangang line and neutral lines na magagamit sa ating control circuit. So kung dito po natin lahat kukunin sa ating circuit breaker, ay mapupuno po ang ating terminals ng ating circuit breaker. So umpisa na po natin ang ating gagawing wiring tutorial mga kalinya. According po sa ating control circuit, nangangailangan po ng direct supply ang ating 24 hours timer. So kailangan niya ng line side at neutral line. So ang gagawin nating pagpe-perform ng ating control circuit is from left going to the right para maintindihan natin ng mas maayos ang gagawin nating wiring tutorial. So ilalagay ko na po ang wire nito from the A1 terminal ng ating timer na siyang pupunta sa terminal block na supply ng ating mga line terminal. So hindi ko pa humuna hihigpitan ang sa timer kasi meron pa tayong i-coconnect or isasamang wire dyan mamaya mga kalinya. From the neutral terminal or A2 terminal ng ating timer, so
ito po, ihigpitan na ho natin to kasi wala naman tayong isasama dito. Ito po yung pupunta sa neutral terminal side ng ating mga terminal block. So, i-coconnect ko na rin po from the A2 terminal ng ating 24 hours timer na siyang pupunta sa ating neutral terminal block, mga kalinya. According po sa ating control circuit, ang normally open contact ng ating 24 hours timer at normally close contact ng ating 24 hours timer ay nangangailangan ng line supply. So, i-coconnect ko na po from the line supply ng ating timer papunta sa common terminal ng normally open and normally close contact ng ating timer. So, ito po yung sinasabi ko kanina kung bakit hindi ko pa humuna siya hinikpitan. So, ikpitan na rin po natin ang sa kabilang side, mga kalinya. Ngayong may supply na ang ating 24 hours timer at ang common terminal ng normally open at normally close ng ating timer. So, dito na po tayo for our auto and manual selection. Babaligtarin ko na po ang ating mga indication light at selector switch, mga kalinya, para magawa na natin ang ating gagawing wiring tutorial. According po sa ating drawing, from the normally open contact ng ating timer, so ito po yung pupunta sa ating selector switch number 1 for auto selection. So, i-coconnect ko na po ang wire na ito from the normally open contact ng ating timer na siyang magpupunta sa auto selection ng ating selector switch. So, for the meantime, higpitan lang po natin. Pero mamaya may isasama pa po tayo dito, mga kalinya. So, higpitan ko lang po temporary. Mga kalinya, from the normally close contact ng ating timer, ito po naman yung pupunta sa ating auto selection ng ating selector switch number 2. So, higpitan ko na po ang wire nito na siyang from our normally close contact ng ating timer na siyang pupunta sa auto selection ng ating selector switch number 2. So, i-coconnect ko na rin ang wire nito temporary kasi may isasama pa tayo sa ating selector switch number 2 for auto selection. Ngayong tapos na tayo sa pag-wiring ng auto selection ng ating mga selector switch, dito naman tayo for activating our manual position. So, according po sa ating drawing, from the line side, diretso siya o direct siyang pupunta sa mga manual selection ng ating selector switch. From our terminal block, line terminal block, so i-connect na natin ang wire na ito. Ito po yung wire na siyang pupunta sa mga selector switch natin for auto. So, may bridging na po. Ito po yung bridging natin na gagamitin. So, lagay na rin natin ang wire na to for activating our manual selection of our selector switch, mga kalinya. Ngayong tapos na tayo sa pag-wiring ng auto at manual selection ng ating mga contactors by our selector switch. So, dito po muna tayo for activating our A1 terminal of our K1 and K2. So, ito po, kung makikita nyo sa control circuit natin, meron po tayong bridging dito. So, ito po yung mga bridging na ito. So, from this one, selector number 1, so, ilalagay ko na po ang wire na to. Ito po yung wire na siyang pupunta for activating the A1 terminal ng ating K1 contactor. So, ilalagay ko na rin ang wire na to to activate or to connect sa A1 terminal ng K1 contactor, mga kalinya. From selector, switch number 2. So, ito po yung wire na to. So, i-coconnect na natin. Ito yung wire na pupunta sa ating A1 terminal ng ating K2 contactor. So, ilalagay ko na rin po ang wire na to sa ating A1 terminal ng ating K2 contactor. According po sa ating control circuit, ang mga A2 terminals
ng ating K1 at K2 contactor ay nangangailangan ng neutral line, pero manggagaling muna siya sa normally closed contact ng ating thermal overload relay bago pumunta sa mga A2 terminal ng ating K1 at K2 contactor. So, magkaiba po siya ng ating overload relay. So, ito po sila sa ating thermomagnetic circuit breaker. From the neutral terminal block, lalagay ko na po ang wire na ito. So, ito po yung wire na pupunta sa ating mga normally closed contact ng ating thermomagnetic circuit breaker. So, ito na po yung wire na nanggaling sa ating neutral terminal block. So, i-coconnect na natin sa ating thermomagnetic circuit breaker normally closed contact. So, naka-bridge po siya papunta sa isa nating normally closed contact ng ating thermomagnetic circuit breaker, mga kalinya. Mga kalinya, ilalagay na rin natin ang wire na ito. So, ito po yung pupunta sa A2 terminal ng ating K2 contactor. So, mamaya i-coconnect natin siya sa ating A2 terminal ng K2 contactor. Ilalagay ko na rin po ang wire na ito. So, ito po yung wire na pupunta naman sa A2 terminal ng ating K1 contactor. So, higpitan ko lang po, mga kalinya. So, ito na po yung mga wire na nanggaling sa mga thermal overload relays natin. So, ito po yung galing sa ating thermal overload number 1, normally closed contact. So, ilalagay ko na ang wire nito sa A2 terminal ng ating K1 contactor. So, higpitan lang natin. At ang wire nito, so ito ang galing sa ating overload relay number 2. So, ilalagay ko na po ang wire nito sa A2 terminal ng ating K2 contactor. So, tapos na po tayo for activating auto and manual selection ng ating K1 at K2 contactor, mga kalinya. According po sa ating control circuit, meron po tayong isang normally open contact from our relay number 2 na magpupunta sa auto terminal ng ating selector switch number 1 for activating K1 contactor. Meron din po tayong normally open contact na galing sa ating R1 na siyang pupunta sa auto selection ng ating selector switch for activating K2 contactor. So, from the normally open contact, so magbibridge ang ating normally open contact from our relays, and ito po yung sa timer. So, from the normally close contact and then from the normally open contact ng ating R1, so mag-bridge po sila papunta sa auto selection ng ating selector switch number 2. So mamaya po natin gagawin itong portion nito. So pag-aaralan po muna natin kung paano natin ma-activate ang ating R1 at R2. So according po sa ating control circuit, from the normally open contact ng ating thermal overload relay number 1, so siya po yung mag-activate sa ating R1. So, meron po siyang neutral line dito sa baba. So, according po sa ating control circuit, ang ating R2 ay maa-activate lamang galing sa normally open contact ng overload relay number 2. So, once na magkaroon po ng abnormalities sa ating mga 3-phase induction motor, so magko-close po ang mga contact nito, maa-activate po ang ating R1 at R2. So, kapag na-activate po ang ating R1 at R2, so ito po ay magko-close. So mabibigyan niya ng supply from relay number 2 ang ating selector number 1. So in case na mag-trip ang ating K2. So pag nag-trip naman ang ating K1, so pag nag-trip ito, ito po yung normally open contact from R1. So mabibigyan niya ng supply ang ating selector switch number 2 auto. So ma-activate naman niya ang ating K2 contactor. For example po, we are running on K1 contactor and nag-trip po ang ating thermal overload relay number 1. So, pag nag-trip po ang ating thermal overload relay, mag-o-open ang normally closed contact at magko-close ang normally open. So, ma-activate po ang ating R1. Kapag na-activate po ang ating R1,
ibibigay niya ang supply voltage from the line side galing sa ating normally open contact ng R1. So pupunta po siya sa auto selection ng ating selector switch number 2 for activating our K2 contactor kapag po nag-trip ang ating K1 contactor. And vice versa, ganun din po ang mangyayari. Kung nasa K2 po tayo, nag-trip po ang thermal overload relay ng ating K2 overload relay. So mag-o-open po ito and then magko-close contact ang ating normally open contact na nasa overload relay number 2. Ma-activate po ang ating R2. Kapag na-activate po ang ating R2, meron po tayong isang normally open contact ng R2 na nakasuporta sa ating selector switch number 1 auto selection for activating our K1 contactor from our line terminal block. So lalagay natin ang wire nito na siyang magiging supply ng ating mga normally open contact ng ating thermal overload relay. So ito po yung wire na galing sa ating line terminal block. So i-coconnect ko na po sa ating one side ng ating normally open contact ng ating overload relay number 1. So naka-jumper na po siya papunta sa one side normally open contact ng ating overload relay number 2. So ito po yung pupunta sa A1 terminal ng ating R1 at ito naman po yung pupunta sa A1 terminal ng ating R2. Dahil may line supply na ang ating mga normally open contacts ng ating thermal overload relay 1 and 2, so ilalagay ko na po ang wire nito sa another side ng normally open contact ng ating overload relay number 1. So ito po yung wire na pupunta sa A1 terminal ng ating R1. So ito naman pong isa na wire. So ito naman po yung wire na siyang pupunta sa A1 terminal ng ating R2. So i-coconnect na rin natin mga kalinya. So higpitan ko lang po. So ito po yung wire na galing sa ating thermal overload relay number 1. So hihigpitan ko na po ang wire na to na siyang pumunta sa A1 terminal ng ating R1. So ito naman pong isa. So ito po yung galing sa ating thermal overload relay normally open contact. So higpitan ko na rin po. So ikakabit po natin sa ating A1 terminal ng ating relay number 2. Ang kulang na lang natin para ma-activate ang ating mga relays, ang ating R1 at R2, ay ang kanyang mga neutral line. So nilagyan ko na po ng bridging ang A2 terminal ng R1 at ng R2. So i-coconnect na po natin ang wire nito. So ito po yung wire na siyang magpupunta sa ating terminal block for neutral connection. So higpitan ko na rin po ang ating neutral supply na siyang pupunta sa ating mga A2 terminal ng ating R1 at R2. Ngayong tapos na po tayo sa pag-wiring ng ating mga main motor control components. So nilagyan ko na po lahat ng neutral line ang ating limang indication light. So ito na lang po ang ating i-coconnect sa ating neutral terminal block. So higpitan ko lang po ang wire nito sa ating neutral terminal block. Ituloy na po natin ang ating gagawing wiring tutorial. So nakapokus na po tayo kung paano po natin ma-activate ang ating K2 in case na mag-trip ang ating K1 or vice versa. Kung paano natin ma-activate ang ating K1 in case na mag-trip ang ating K2. So from our normally open contact ng ating R2, so ito po ay pupunta sa ating auto terminal ng K1 control circuit. And vice versa, from R1 terminal ng ating normally open contact ng R1, ito po ay pupunta sa auto selection ng ating selector switch ng K2 para ma-activate in case na mag-trip ang ating K1. And then pagaganahin na rin po natin ang ating mga indication lights. From the A1 terminal ng ating R1, so i-coconnect ko na po ang wire nito na siyang magiging supply
ng ating mga common terminals ng ating mga contact ng ating R1 relay. So bakit ko po dito kinuha ng supply sa ating A1? So ang logic po doon, para in case lang na magkaroon ng trip, saka pala magkakaroon ng supply ang ating mga normally open contact. Unlike ikukuha natin sa mismong line supply niya, so palagi siyang may nakababad na supply line, which is kung magkaroon ng problema ang mga contact ng ating relays, for example, nagkaroon ng corroded or stuck up, pwede niyang ma-activate ang ating K2 kahit hindi nakatrip ang ating K1. From the normally open contact ng R1, so ito po yung pupunta sa auto selection ng ating selector switch. So in case na mag-trip ang ating K1, ma-activate ang ating R1, and then upon activating R1, so ito po yung magiging suporta niya para ma-activate ang ating K2 contactor. So i-connect ko na ang wire nito from auto terminal ng ating selector switch number 2. From the another normally open contact ng ating R1 relay. So i-connect ko na ang wire nito. So ito po yung wire naman na magpupunta sa ating trip indication light number 1. So once na nag-trip ang ating thermal overload relay number 1, ma-activate niya ang relay, bigyan niya ng supply line ng ating auto selection ng ating selector switch number 2, and at the same time papailawin niya ang ating trip indication light number 1. So i-connect ko na ang wire na ito na siyang pumunta sa ating trip indication light number 1 from the A1 terminal ng ating R2. So ilalagay ko na ang wire nito na siyang magpupunta sa common terminals ng ating R2 na mayiging supply ng mga normally open contacts na mag-a-activate sa ating K1 in case na mag-trip ang ating K2, at siyang magbibigay ng supply para umilaw naman ang ating trip indication light number 2. So hihigpitan ko lang po ang wire na ito from the normally open contact ng ating R2. So ilalagay ko na ang wire na ito. So ito po yung pupunta sa auto selection mode ng ating selector switch number 1. So in case na mag-trip ang ating overload number 2 na nagsiyang nagdadala sa ating K2, so ma-activate po ang ating number 1 motor, or ma-activate ang ating K1. From the another normally open contact ng ating R2, so ilalagay ko na ang wire na ito. So ito po yung mag-a-activate naman, katulad po ng ating sa R1 kanina. So ito naman yung mag-a-activate sa ating trip indication light number 2. So i-connect ko na po ang wire na ito na pumunta sa ating trip indication light number 2, mga kanina. Ayon po sa ating control circuit, nagawa na po natin ang supply line ng ating timer, kung paano natin ma-activate ang ating K1 through auto and manual selection, at ang kanyang supporting line once na nag-trip ang ating K2, so ma-activate ang ating K1. So ganun din po, nagawa na rin natin ang sa ating auto manual selection ng ating K2 contactor. Na-wiringan na rin po natin kung paano natin ma-activate from normally open contact ng thermal overload relay, kung paano natin mapapagana ang ating R1. Ganun din po ang ating R2 from the normally open contact ng thermal overload relay. So, once nagkaroon ng problema, magko-close ito. Same with ating overload relay number 1. So, ma-activate po ang ating R2. Nalagyan na rin po natin ng supply, o napagana na rin natin ang ating trip indication light number 1 from the normally open contact ng ating R1
Once na ma-activate ang ating relay, magko-close ito and then mapapailaw natin ang ating trip indication light number 1. Same explanation with our R2, ganun din po mapapagana rin natin ang ating trip indication light number 2. So ang kulang na lang po natin sa ating pag-wiring ay paano natin mapapagana o mapapa-activate ang ating stop indication light. So ito po ay series of normally closed contact located on our K1 at K2. So once any of the contactor is activated, mag-o-open, mapuputol ang supply line natin. So mamamatay ang ating stop indication light. So ang kulang pa rin natin ay paano natin mapapagana ang ating run indication light number 1 and number 2. So from K1, meron pa po tayong isang normally open contact. Once activated, magko-close, iilaw naman ang ating run indication light number 1. Same explanation with our run indication light number 2. Ngayong nalagyan na natin ng mga supply line ang mga contacts para ma-activate ang ating stop indication light at mga run indication lights. So kung mapapansin nyo po, nilagyan na po natin kanina. And then from this point, from the normally closed, so pumunta po siya dito. And then nag-series po siya sa kabilang magnetic contactor. And on this endpoint, ito na po yung pupunta sa ating stop indication light. So ikokonek ko na po ang wire nito na siyang mag-a-activate sa ating stop indication light in case na ang dalawang contactor is deactivated. So, dito po siya sa ating stop indication light. So, i-connect ko na rin po ang wire nito sa ating stop indication light. From the normally open contact on the other side of our normally open contact ng K1 contactor, so, ilalagay ko na po ang wire nito. So, ito po yung wire na pupunta sa run indication light number 1. So, i-connect ko na rin ang wire nito sa ating run indication light number 1, mga kalinya. Last but not the least, from the normally open contact ng ating K2. So, ito po yung mag-a-activate sa ating run indication light number 2. So, i-connect ko na po ang end wire nito sa ating run indication light number 2. So, tapos na po tayo after nito sa ating ginagawang wiring tutorial. So, siguro naman wala tayo naging mali kasi as per drawing naman ang ating ginawa. So, higpitan lang po natin ang ating wire sa ating run indication light number 2. Ngayon, tapos na po tayo sa ating ginawang pag-wiring ng ating control circuit. So, babalik ta rin ko na po ang ating mga selector switch at ating mga indication light para matesting na natin o masubukan kung tama ba ang ating ginawa. So, ready na po ang ating control circuit. Kung mapapansin nyo po, naka-stop indication light tayo. And then, naka-reset na po ang ating mga thermomagnetic circuit breaker. So, dito po muna tayo sa unang pamamaraan. Ilagay po muna natin in manual selection ang ating mga selector switch. So, try po natin ang ating K1. So, kung makikita nyo po, umilaw ang ating K1, ang ating indication for run number 1 at nag-activate ang ating K1 contactor. So, dito naman po tayo. For example, kailangan natin ding i-manual ang ating K2. So, umilaw po ang ating run indication light number 2. So, pasensya na kayo. Medyo kulay red siya. And then, nag-activate ang ating K2 contactor. So, try naman natin siya by auto selection. So, timer ang mag-a-activate sa kanya, mga kalinya. So, switch on ko po. So, nag-activate ang ating K1 contactor. And then, pag switch on natin in auto, ang ating selector switch number 2. So, hindi po siya dapat mag-activate kasi hindi pa niya time para mag-activate according sa ating timer. So, pag switch on natin, so, naka-off po siya. Halimbawa po, nag-trip po ang ating motor number 1. So, dapat sumuporta ang ating K2
contactor to activate our motor number 2. So iti-trip ko po siya mga kalinya. So tingnan nyo po, mawawala ang ilaw nito sa run indication number 1. Mag-a-activate ang ilaw ng run indication number 2 at ang ating trip indication number 1. So iti-trip po natin siya mga kalinya. So observahan nyo lang po. So ayan po, nag-trip po ang ating indication number 1, namatay o nag-switch off ang ating 3-phase induction motor, and then nag-switch on ang ating induction motor number 2, and then indicating na nakatrip yung ating number 1. So itry naman nating i-reset ang ating thermal overload relay number 1. So dapat umilaw ulit ang ating run indication number 1, mawala ang trip, at mag-switch off naman ang ating run indication light number 2. So i-reset ko lang po ang ating thermal overload relay number 1. So paki-observe na lang po mga kalinya. So ayan po, umilaw po ulit ang ating run indication number 1, nawala ang trip, at nag-switch off ang ating run indication light number 2. So pagganahin naman natin siya, yung ating number 2 mga kalinya. So try natin by our timer. So paikutin natin yung ating timer para ma-activate ang ating K2 contactor or our induction motor number 2. So malapit na po mga kalinya. So ayan, so nag-activate na ngayon ang ating number 2 induction motor through our K2. So kung makikita nyo po, nakaactivate po ang ating K2. Halimbawa po, nag-trip po ang ating thermal overload number 2. So tingnan po natin kung ano ang mangyayari. So i-trip ko lang po ang ating K2, ang ating K2 by our overload relay number 2. So try po natin, observe po natin kung ano ang mangyayari. So ayan po, umilaw po ang ating trip indication number 2, and then sumuporta po ang ating K1 contactor by activating our 3-phase induction motor or kung ano man yung load natin. So ayan po, umilaw po siya, nag-activate ang ating K1 dahil po nakatrip ang ating K2. So i-reset po natin ang ating thermal overload relay number 2. So tingnan po natin kung ano mangyayari. So nawala po ang trip niya. Umilaw po ulit ang ating run indication light number 2. So sana po mga kalinya, nakatulong po sa inyo ang video tutorial na ito. So sa mga bago po, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. So subukan po ulit natin pagganahin ulit ang ating run indication number 1. So pagganahin natin ang ating K1 contactor. So pagganahin po muna natin manually ang ating timer. So tingnan po natin kung ano mangyayari. So nag-activate po ang ating K1 contactor by activating our load, kung 3-phase induction motor man yan, fan, or anuman ang ating ginamit na application mga kalinya. So itry po natin ngayon, itrip ulit ang ating thermal overload relay number 1. So ayan po, umilaw po ang ating trip for our K1, and then nag-activate po ang run number 2 ng ating K2 contactor. So kung makikita nyo po, naka-activate po ang ating K2. So i-reset natin. So ayan, umilaw po ulit or umandar po ulit ang ating K1. So nag-activate po ulit siya. So isa na lang po, before po natin tapusin ang ating video tutorial, pagganahin po naman natin ngayon ang ating K2. So ayan po, gumana po ang ating K2. Eh halimbawa po, naka-auto ang ating K2. Gusto po nating i-manual ang ating K1. So pwede pa rin po mga kalinya. So ayan po, dalawa na po siyang gumagana kung sakaling hindi po kaya or hindi po sufficient ang isang motor para sa ating mga operation. So balik po natin siya sa manual, sa auto, in case na mag-trip ulit ang ating K2. So nag-activate ang ating K1, nag-trip ang ating K2.
So mga kalinga, salamat po kung umabot po kayo hanggang sa part ng video na ito. So konting tulong lang po, please consider subscribing po. So try po ulit nating i-reset naman ang ating thermal overload relay number 2. So nawala po ulit ang ating run indication number 1 at ang trip. So umandar po ang ating K2 contactor mga kalinga. So sana po nakatulong po sa inyo ang video na ito. Hanggang sa muli po, see you on the next video and God bless po sa inyong lahat mga kalinga.